Alright! So, magandang araw, magandang gabi, at magandang hapon po sa inyong lahat, mga paps. So, andito po tayo ngayon sa highway. Papunta po tayo sa shop na gagawa sa tambutso natin. Kasi as of now, naka-bullet pipe po ako, mga paps. Eh, kaso, stricto ngayon dito sa amin. Panay ang huli sa mga naka muffler, then hassle na kasi pag i-re-register ko pa. Asa dapat ilang kuan dere boss? Norbing. Norbing. Ang Highland nga kuan, Highland nga kuan, asa dapat? Dito rang Highland. Pwede ta makayotod nga to? Sige, salamat. Pwede ra sa to makaagi dira. Tambutso. Sige, pwede rin ako makahanap diha. Sige, salamat ha. Sige, salamat. Boss, abli rin boss. So, andito na po tayo mga paps. Ang location po niya is Highland. Highland mga paps. Sa likod ng Pacific Mall. Diyan kayo dadaan. I-search nyo lang sa Google Map NCF. Ito na mga paps, rekta na kaagad. Akala ko plug and play yung nabili ko sa Shopee. Hindi pala, kailangan putulin yung dulo at palitan nung stack. So pagkatapos putulin nito mga paps is yung stock exhaust pipe naman yung puputulin. Ikakabit dito yung dulo niya. Kasi ang laki talaga ng diferensya mga paps. So ito naman yung puputulin mga paps. Ipapalit doon sa stainless na pipe. Hindi kasi siya plug and play. Malaki yung gap. So, ang tawag po dyan mga paps, sabi nila is yung ring. So, malapit na pong maputol mga paps. Na. So, ang papalitan mga paps is yung ring tapos tsaka yung yung lock niya. Kasi manipis daw. So, ito po yung itsura ng stack mga paps. So, pupuntasan natin po dito. Ayan, lalakihan po natin yung butas. Tapos ilalagay dito. Sige. So ito mga paps, sobrang nipis. Kaya advice nila, hindi na lang daw ito yung gagamitin. Yung stack na lang.
So ito yung ano mga paps sa stainless na pipe. So makikita nyo mga paps, sobrang luwang niya na at hindi po advisable talaga. Nabili ko po ito sa Shopee sa halagang ano 700 pesos, tapos 800 lahat dala sa shipping fee. Ang laki ng gap mga paps. Let's take na yan. So as of now mga paps is wini-weld na niya yung ano stock pipe natin kasi pinotol po kasi nung unang kabit, tapos double layer po kasi yung metal niya, I mean yung exhaust pipe pala double layer. So wini-weld muna mga paps. Ganyan po yung itsura mga paps. May metal pa po kasi siya sa loob, tapos iba rin sa labas. Katulad lang rin ng ano stock na exhaust pipe natin. So yan mga paps, ididikit rin na yung ano metal sa loob ng ano tambutso at saka yung outer metal yan, para doon magkadikit silang dalawa at hindi raw maalok. So kung may mga tanong kayo mga paps sa NCX, nagkakabit po sila ng ano mga pipe na ano pang racing pipe. Sikat po sila dito sa Cebu. Just call the number mga paps. At meron din silang FB page. NCX pa rin po yung pangalan. So solid ang pagkagawa mga paps. Makikita nyo naman ang resulta. Sabi niya mga paps is i-bend po pataas ng kaunti. Kasi ang gusto ko pong mangyari is ano hindi straight yung tambutso. Gusto ko pong ano naka-slant. So ang ginawa is i-bend ng kaunti. So tapos na mga paps. Tignan na lang natin kung anong resulta mamaya. So lumabas muna ako mga paps, sobrang uhaw na kasi. Naghahanap ako ng mabibilhan ng tubig dito sa labas. Sobrang init pa. All right. Malapit nang matapos mga paps. Kailangan raw putulin yung ano kasi sobrang haba nung ano nung exhaust pipe. Nga pala nag-extend pala kami sa ano tambutso, nag-extend kami ng mga almost 3 inch para magkasya talaga. So, itatry natin yung tunog niya mga paps. Ayos lang rin mga paps. Ikaso hulihin tayo. Mas gusto ko talaga sana na maingay yung tambutso para if ever na hindi tayo nakapag-busina is malalaman pa rin nila na nandyan tayo. Woohoo! Excited ako mga paps.
Makikita nyo naman naka-slant na yung ano, stack na tambutso natin. As of now is pinifix na lang niya mga pups. So again mga pups, in CX po yung shop nila. Kumakabit po sila ng ano, acrophobic or kung anong gusto niyong tambutso na ikabit yung pang racing. So as of now mga pups, ito na po yung final attachment niya mga pups. Sana walang palyado dito mga pups or walang flaking ng hangin. So wini-weld na po ni Maricoy yung tambutso natin. Nga pala mga pups, yung gumagawa ng tambutso natin is hindi nakakapagsalita kasi hindi siya nakakarinig. Kaya sinyas-sinyas lang kami dito. Ayan, tapos na. So ito na po yung finished product mga pups. Highly recommended po talaga yung shop na to mga pups. Ayan, ang ganda ng pagkaka-weld mga pups. Kitang-kita naman sa resulta. Shoutout nga pala kay Bibit, yung tumira nung tambutso ko. PWD po siya mga paps. Ayos yung resulta mga paps. Hindi ka madi-disappoint. So sa halagang mga paps, 800 pesos. Ito na po yung resulta. Lagyan po ng hindi ko alam yun. So check natin mga pups kung wala bang air leak. So ayun mga paps, natapos na rin yung araw. Almost 4 hours ako doon. Hindi pa ako nakapag-lunch. So uuwi na tayo, dala yung bullet pipe natin nasa top box. Tapos yung kakapit ngayon is yung stack pipe na natin mga paps na naka-slant. So na-feel ko agad yung diferensya mga paps. Nadagdagan ulit yung lakas. So in CX sikat sila sa pagkakabit ng mga racing mufflers mga paps. Simula noon hanggang ngayon dito talaga ako nagpapakabit or nagpapa-install ng mga muffler mga paps. So I hope nagustuhan niyo po yung vlog ko mga paps. Please like and subscribe. We'll be right back.